Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay, ngunit mailan sa inyong hindi nananalig sa akin, sapagkat tarastas ni Jesus buhat pa nung una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan, kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula noo'y marami sa kaniyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Magsiupo po ang lahat at pakinggan natin ang humihingi. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Kamusta po kayo? Salamat sa Diyos. Sino po sa inyo dito ang nakaranas ng iwanan? O kaya naman po ay nakaranas ng mang-iwan? Wow. Parang yung iba ay matindi ang pinagdadaanan. Ako po ay secret kung alin po doon ang aking nagawa. Anyway, ngayon pong araw na ito, usapang iwanan po tayo. Sa gospel po na ating narinig, iniwan si Jesus ng kanyang maraming alagad. Ito pong mga alagad na ito, itong mga tagasunod ni Jesus, may mga mahaba na yung panahon na nakinig nila na si Jesus ay nagtuturo. Mahaba na yung panahon na nakita nila yung mga milagrong ginawa ni Jesus. Pero bakit ba iniwan ng mga alagad na ito ang ating Panginoong Hesukristo? Dahil sa turo niya tungkol sa Eukaristiya. Siyempre, hindi pa naman ito gaanong naunawaan nung mga alagad na nang-iwan sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit ano ba ang turo ni Jesus? Ang sabi ni Jesus, ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Para ka daw magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan mong kainin ang laman ng ating Panginoong Hesukristo. Sige nga po, kayo kaya. Kayo kaya yung makarinig nito at sabihin sa inyong, kung gusto mong maligtas, kakain ka ng laman ng tao. Kaya nga po sa iskandalong ito, marami ang mga alagad niya na umalis sa kanya. Ano po ang sabi nila? Mabigat na pananalita ito! Sino ang makatatanggap nito? Kaya si Jesus, pinuntahan ang 12 alagad. Kayo ba? Iiwan nyo rin ba ako? At ano ang sabi ni Pedro? Nasa iyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, yung laman ni Jesus at yung kaniyang salita nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Saan po ba natin matatagpuan ang 2 elementong ito? Ang salita ng Diyos at ang kaniyang laman na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Wala pong iba kundi sa Eukaristiya. Kaya nga po sabi ni Saint
Pope Pius X na ipinagdiwang po natin ang kapistahan kahapon. Anong sabi niya? Holy Communion is the shortest and easiest way to heaven. Ito daw po ang pinaka maiksi at pinaka mabilis na paraan para makapasok sa langit. Kung ganun, bakit po kaya kukunti pa rin ang nagsisimba? Bakit po kaya kukunti pa tayo? Bakit kaya po kahit dun sa live streaming, kukunti pa rin ang nakakasama natin? Bakit iniiwan pa rin natin ang banal na Eucharistia? Bakit may mga taong pinipili pa rin na tuwing araw ng Linggo sa halip na magsimba kahit sa pamamagitan man lamang ng telebisyon o ng internet, ay mas gusto pa rin matulog na lamang, mag-Facebook na lamang, maglaban na lamang o mag-outing na lamang. Bakit marami pa rin tao ang hindi nagbibigay ng importansya sa banal na Eucharistia kung ito ang easiest na paraan para makapasok tayo sa langit? Sabi po nung isang pari, partly, siguro daw po kasalanan ng pari. Sapagkat yung pari siguro ay boring magmisa, nakakaantok, walang kabuhay-buhay ang homilia, o kaya naman ay hindi naman gwapo yung pari, kaya nakakatamad sa mimba. Partly din, kasalanan ng mga mananampalataya kung bakit kukunti yung naaakit natin palapit sa Eucharistia. Kasi yung ibang mananampalataya, simba nga ng simba, pag-uwi naman sa bahay, mura ng mura, lagi nga sa simbahan, nuknuka naman ang kadamutan, parating ang kasama sa banal na Eucharistia, pero hindi nababago ang ating buhay. May mga santo po na nagsasabi that the Eucharist is the foretaste of heaven, patikim ng langit. Eh kung Linggo lang Linggo, ikaw'y sumisimba, tikim ka ng tikim ng langit, dapat itong Eucharistia nagbabago ng iyong buhay hanggang sa magigang karapat dapat na makapasok sa kanyang kaluwalhatian sa langit. At any rate, partly lang po yung kasalanan natin. Pero malaking bahagi nito ay kasalanan ng mga tumatanggi sa banal na Eucharistia. Bakit? Ang misa naman ay hindi tungkol sa pari. Ang misa naman ay hindi tungkol sa mga mananampalataya. The Eucharist is about your encounter with God. Ito yung pagkakataon mo para makausap ng personal ang Diyos. Dahil sa misa, naririnig mo ang salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa misa, matatanggap mo ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yung pari, kasangkapan lamang. Yung ibang tao, kasangkapan lamang. This is about you and God habang ikaw ay nasa sa misa. Tayo po ngayon ay tinatanong din, kayo po ba, iiwan nyo rin ba si Jesus? Ngayon po panahon ng pandemya, alam po ninyo, ito po yung nakakalungkot. Napakarami pong tao ang iniwan na ang Diyos. Wala naman talaga sigurong Diyos. Kasi kung may Diyos, bakit hinahayaan niya na tayo ay nasa sa ganitong kalagayan? Kaya yung iba, ay, hanap na lang ako ng mga pampaswerte. Yung iba, magpapahula na lamang ako. Iniwan na nila ang Diyos. Doon po sa unang pagbasa na ating narinig, tinatanong po ni Josue, yung mga Israelita, kayo ba'y maglilingkod pa rin sa Diyos? Kayo ba'y lalapit pa rin sa Diyos? O pupunta kayo sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba sa ibang bansa? Ano po ang sabi nila? Nakita namin ang mga milagrong ginawa ng Diyos sa aming buhay, sa ating angkan. Papaano namin iiwan ang Diyos? At ito po sana yung paghugutan natin ng lakas ngayong panahon na ito na tayo po'y sinusubok. Maraming beses na nakaranas tayo ng milagro. Maraming beses na tayo ay dininig ng Diyos ang mga panalangin. Ngayon pa ba tayo bibitiw sa Diyos? O kung sa salita po ni San Pedro, kanino naman tayo pupunta?
Kung sa lahat-lahat ng pinagdadaanan natin ngayon, tatalikod tayo sa Diyos, kanino po tayo pupunta? Kaya nga po, sa misang ito, ano man yung daladala natin sa ating balikat, ano man yung ating pinagdadaanan, itaas po natin lahat sa Diyos at manatili tayong nagtitiwala sa Kanya. At sana sa bawat pagkakataon na tayo po'y dumadalo ng banal na misa, hayaan natin na baguhin ng Diyos ang ating buhay upang higit niya tayong makamukha, upang higit tayong mapalapit sa Kanya, upang pag nakita tayo at nakasalamuha ng ibang tao, sila din ay magkaroon ng pag-asa sa hirap na ito na kanilang pinagdaraanan. Sila din ay makalapit sa banal na Eucharistia at sila din ay makapagkamit ng dulot nitong buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po.